Matapos nga po mga idol na matalo ang Minnesota sa Game 5, tuluyan na nga po magtatapos ang kanilang kampanya. Kaya hindi na rin man naiwasan pa ng kanilang mga malalaro na madismaya, lalo na si Anthony Edwards na sinabi sa kanyang interview na hindi nga po niya nakitang nag-click ang kanilang kupunan sa kanilang serie. Kaya kailangan nga talaga nila na mag-regroup ngayong off-season para makabawi next year. Pinapangako na nga po nito na babalik muli sila sa West Conference Finals next season. Humingi rin naman nga po mga idol ng pasensya si Karl Anthony Towns sa kanilang mga fans gayong binigo nga nila ang mga ito. Pero sa kabila niyan, masaya rin naman siya gayong lubos nga ang suporta sa kanila ng kanilang mga fans hanggang sa uli at pinapangako niya na babawi sila. Pero bago pa man bumawi, kailangan muna nga po nilang pagtunan ng pansin ng off-season since dalawa sa kanilang mahalagang players ang tuluyan ng magiging ganap na free agent sa katauhan ni na Monty Morris at si Kyle Anderson matapos magtapos ang kanilang kontrata. Kaya mukhang silang dalawa posible ang unang dalawang player na posibleng matanggal sa lineup ng Minnesota Timberwolves. Samantala, kagaya nga po ng naibalita ko sa inyo, bago pa pumunta ang Dallas sa Game 1 ng NBA Finals sa Boston, magkakaroon sila ng 6 na araw na bakasyon na magagamit ng kanilang team para makarecover ang mga players na merong injury, kagaya na lamang nina Derek Lively II at si Luka Doncic. Bukod dyan, makakapaghanda at makakagawa rin naman sila ng mga bagong game plan na magagamit nila. Ang kaso lang, kahit ano man nga pong gawin ng Dallas Mavericks, marami ang nagsasabi dihado sa kanila ang magiging serye gayong 0-2 ang kanilang record sa regular season series. Isa pa, since mas mataas ang record ng Boston Celtics sa regular season, hawak nga po nila ang home court advantage. Ibig sabihin, gaganapin ang Game 1 at Game 2 sa TD Garden, kaya hindi nga po nakapagtataka bakit liyamado sila agad sa serie. Pero hindi rin naman dapat maliitin ng Boston Celtics ang Dallas Mavericks, lalo na ang tandem ni na Kyrie Irving at Luka Doncic. Sa ipinapakita nga nitong performance sa nakalipas na laban, nagpapatunay lamang na kaya nilang talunin ng kahit sino mang kupunan. Maging si LeBron nagbigay dito ng papuri at aminado, sobra siyang namangha sa ipinakitang laruan ngayon ni Doncic at ng kanyang dating teammate na si Kyrie Irving, lalo pat sa dami nga ng hindi magagandang napagdaanan nito at drama sa NBA ng mga nagdaang taon. Nagawa pa rin naman ito na makabalik sa NBA Finals simula pa taong 2017 gamit ang kanyang tunay na talento. Alam nga po niyang malaki ang in-improve ngayon ni Kyrie Irving, lalo pat kasama niya si Luka Doncic. Marami nga itong napansin na kakaiba at pinagbago sa kanyang dating kakampi. Naging matured bilang teammates, alam paano maging kalmado kahit minsan nadedehado sila. Kaya ngayon nga pong after 7 long years, babalik muli ito sa finals, suportado niya nga ito. Palagi niya ngang pinapanood ang laro ng Dallas dahil kay Kyrie, kahit nanunood ito ng laro ng kanyang anak na si Bryce James. Nagpapatunay lamang malaki ang respeto at paniniwala ni LeBron na makakakuha muli si Irving ng bagong ring.